Itinag at iminessage sa Rafi Tour Financial Facebook page ang video ng isang grupo na nambugbog na isang pobreng tricycle driver sa Taytay, Rizal. Sa tindi raw ng pambubugbog, nagsuka na ng dugo ang kawawang tricycle driver. At ang dahilan ng pambubugbog, away lang sa parking. Panoorin po natin. Sama po natin sa studio ngayon si Ma'am Sita Martillano, ang asawa po ng binugbog na tricycle driver. Pakipaliwanag lang po, anong pinag-umpisahan ng gulo? Habang bumibili ako ng ulam sa tindahan, dumating po yung high ace. Okay. Nag-park po siya doon sa kabila. Ang nangyari po, double parking na. Alright. Ngayon, may dumaan po ng mga sasakyan, nahirapan po ngayon makalusot. Sinita po siya, bakit ka diyan nag-park? Eh, alam mong double parking ka. Ang ginawa po ng asawa ko, sir, inabante niya ng konti yung tricycle. Para okay. Po medyo makadaan-daan naman. Alright. Tapos, sinabihan pa siya na, ang tanga-tanga mo naman, alam mong double parking, diyan ka pa pumark. Sino ngayon, po nagsabi noon? Yung kabila po, yung nasa van. Okay. Tapos sabi po ng asawa ko, pre, kami ang una nandito at kayo ang kararating lang. Nagsagutan na po sila, gumit na ho ako ngayon. Mama, sandali lang. Kasi yung mga anak ko, tingnan nyo naman, ho, umiiyak na ho sila, natatakot na maawa po kayo sa mga anak ko. Hmm. Ang ginawa ho nung yung matandag na kaputi na yan, umiikot po siya, sir, sa harapan ng tricycle. Inangat niya ho yung tricycle, sir. Lalo, habang nandoon yung dalawang anak. Opo, sir. Lalo pong nag-iyakan ng mga anak ko, sir. Nakita po ako ng matanda na yan, nagbibideo ako. Ang ginawa niya ho, sir, humarap siya sa akin. Sinuntok ho ako niyan, sir. Hindi niya ho ako naabot, nagtilian ng mga tao diyan, sir, nung sinuntok niya ako. Sinipa niya ho ako ng dalawang beses, ang tumama isang beses, meron po akong pasa dito. Yung mga nambugbog, pumunta dito ngayon para magbigay doon ng kanilang side. Saan dyan, ma'am, yung nakaputi sa video? Itong naka-strike? Oo, siya ho. Siya, okay. Mr. Medellon Timbang, kitang-kita ho sa video, kayo hong nag-provoke, nagwala. Kung saan, nandun yung dalawang paslit, inuuga-uga nyo, at bakit mo ginawa yun? Iniiwas ko lang po para makadaan po kami. Hindi ko po alam na may bata pala doon. Nagmakaawa muna ako, sir, bago niya inangat ang harapan ng tricycle. Ang sabi ko sa inyo, maawa kayo sa mga anak ko. Umiiyak na sa loob habang nagsasagutan kayo ng mister ko. Ang ginawa mo, umikot ka sa harapan at inangat mo yung harapan ng tricycle. Sinungaling ka. Lasing kayong lahat noon. Paano kung naipit yung mga bata at napatay? Inaalis ko lang po yung tricycle doon sa nakambalang po sila. Pero sir, hindi mo dapat ginawa yun knowing na meron dalawang bata. Sir, di ko nga po alam na may bata po sa loob. Anyway, sige. Ngayon, bakit sir, ang lalaki ng katawan ninyo, pinagtulungan nyo isang tricycle driver? Pati daw si Mrs. Sinipa nyo. Ba't nyo ginawa yun? Ganito po ang nangyari, sir. Kasi po, yung tricycle po nila, sir, nandun sa intersection. Binunasyonan na po siya ng dalawang beses nung kasama namin si Jonathan. Okay. E din inaiwas yung tricycle niya. Okay. Ngayon, sir, ang ginawa ko, bumaba ako. Kinausap ko, sasabi ko, pre, baka naman ka ako po pwede makiusap ng konti. Kasi nga, dadahan nga po yung van eh. Kasi po, intersection nga eh. Kaya nga po, nung binusinahan nila, umusugo siya ng bahagya. Ano pong sinagot ni Mr. Martillano? Ang sabi niya po sa akin, taga Banyard lang ako. Taga Pakwanan pala kayo. Patay kayo sa akin. Ngayon, umikot po siya papunta sa may isdaan. Eh, kumukuha nga po siya ng kutsilyo dun sa may isdaan. Nung di siya makakuha, binalikan niya po ako. At saka kwinilyuhan po ako, kaya po punit-punit ang damit ko. Mr. Orlando Martillano, magandang hapon po. Ito si tricycle driver. Apo. Nagsalita ro kayo na hindi maganda and then kumuha ka ng kutsilyo? Ay, hindi po yung totoo, sir. Yung sabi niya po sa akin, oy, tanga, di mo ba nakikita nagtatraffic na? Sila po yung nakakatraffic, sir. Sila po yung bumalagbag po rin sa karsada. Pero sino ang unang nanuntok? Siya po. Yung isa po, yung nakaputi po. Iiwas ko na po kasi yung mga anak ko eh. Sabi ko, tara na. Sandali, bakit unang manununtok itong si... Mr. Martillano, alam naman niya na marami kayo at nag-iisa lang siya. Dalawa lang po kami ng kapatid ko kasi nga po yung kapatid ko abang nagsasagutan po kami, inaawat na siya. Antimano sir, inawakan niya yung damit ko kaya nga po punit-punit yan. Pinagsisuntok niya ako, ang akala niya ako lang mag-isa. Tingnan natin yung video ulit. Base sa video na yan, lumilitaw na pinagtutulungan nyo itong walang kalaban-laban na tricycle driver. Dito kayo maipit ngayon, sir. Inaawat na po namin yan. Inaawat po lang yan. Nag-aawat ka? Oo. Eh, ikaw ang nag-angat ako ng tricycle? Eh. At nang umikot ang tricycle, sinuntok mo siya sa likuran, kaya siya bumaba at binawian ka? Kayo unang nanuntok. Ah, alis na kami. Nakasakay na siya sa tricycle. Kaya nga po nandito oo, nga. Kami. Kaya sumakay siya ng tricycle. Dahil sinuntok muna to, tapos tumatakas siya. Sinungaling ka.
Ang dami niyo po kontra sa isa. Malaking lalaki po yung ano. Malaking lalaki po asawa niyan. Nang binugbog niyo, hinimatay na siya sa sulok. Mr. Martillano. Apo. Ang sabi nila, malaking tao ka raw kasi ikaw ang nag-umpisa, eh kaya kanilang pinagtulungan dahil apo. Self-defense daw itong ginagawa nila. Anong reaction mo, sir? Self-defense eh. Sila nga po yung unang nanuntok. Naano na po ako doon sa iyak ng mga anak ko. Gusto ko na po talagang umalis. Yung isang nakaputi po sa video, yung po yung unang sumuntok sa akin, dalawang tingin po sa likod. Kaya po ako bumawi, nasaktan na po ako eh. Pagbawi ko rin sa isa, subukod na rin po yung isa, sunod-sunod na po sir eh. Ito, paiksihin ko na lang mga sir, ano? Ngayon, doon po sa away ninyong ni Mr. Martillano versus kayong lima. Mamaya na yan, ano? Kasi parang he said, yan. Alam nyo, yung dalawang bata na natroma, ang kaso doon na nag-angat ng tricycle ay child abuse. O lahat kayo pwedeng kasuhan ng child abuse. At mabigat po na kaso ang child abuse. Kapag yan po ay ikinaso sa inyo ni Mrs. at saka ni Mr. Martillano, sinisiguro ko po sa iyo malaking chance na kayo po ay makukulong dahil papanigan po ng judge. Siyempre, itong dalawang bata na umiyak ng mamakaawa na sila po ay inaabuso na, natotroma na. Yari po kayo dito. Nagsasagutan pa lang kayo ng mister ko. Natatandaan niyo ba? Sabi ko, sandali lang ho. Huwag mo kong ngitian! Agresibo kasi yung asawa. Huwag mo kong ngitian! Tapos na kayo magpalitan ng masamang salita. Nang gumit na ako sa inyo, sabi ko, mag-awa ho kayo. Tingnan niyo ho yung dalawang anak ko. Umiiyak na. Anong ginawa ng isang yan? Umikot sa harapan, inangat ang tricycle? Iyon. Doon ho kayo madadali. Nasa likod po kasi, sir, kaya hindi ko po nakita ang bata. Kasi naka-close po ang tricycle. Umikot ka sa harapan. Sa likod lang ako. Umikot ka sa harapan. Umikot ako. Tapos na ako at saka isa pang child abuse case dito sir, mga sir. Opo. Yung bang nakikita ng mga bata na binubugbog ang kanyang ama, another trauma sa bata. Gusto pa nga akong bumaba ng anak ko sir. Sabi ko, anak, huwag kang bababa bago ako kumuha ng video. Huwag kayong bababa. Gusto nila lapitan ng papa nila sir dahil sa binubugbog nila sir. May kalalagyan kayo rito. Maliban na lang kung kayo ay makipag-ayos sa kanya. Anong sagot mo, Mrs.? Tapos na ako nagmakaawa sa kanila sir. Hindi ka makipag-ayos. Nagmakaawa ako sa kanila at nakita nila ang mga anak ko na umiiyak sa loob ng tricycle. Nang dahil sa kalasingan nila, hindi nila ako pinakinggan. So nakainom pala kayo, mga sir? Hindi naman po, gaano. So nakainom kayo konti lang? Konti lang po. Ibig sabihin, merong alcohol sa inyong katawan. So yan po siguro ang dahilan kung bakit kayo agresibo. Kung walang alcohol sa inyong katawan, eh baka hindi po ganun ang naging actuation ninyo. Siguro sir, kung hindi kayo nakainom, mukhang matitinong katao naman kayo. Mukhang okay naman kayo. The fact na pumunta ka dito para magpaliwanag, nagpapakita lamang na gusto nyo talaga linisan inyong pangalan, meron pa rin kagandahang loob sa inyong pagkatao. Pero dahil sa inyong kalasingan, nagawa nyo po yung hindi dapat. Diba? Dalawang buti lang na mo po yun. Dalawang buting redor. So, Mrs., anong gusto mo mangyari? Magpapailo ako ng dibanda laban sa kanilang lahat. Para po to sa asawa ko, sa akin, lalong-lalo na sa mga anak ko na hindi nyo tinapunan ng awa ng araw na yon. Mr. Martillano, ano po naman po sir ang inyong reaksyon at desisyon? Tutuloy ko lang po yung reklamo sa kanila. Okay, pasensyahan. Kayo po ay didemanda. Ang unang-unang kaso nyo is child abuse. Ma'am, ba't nanginginig kayo, ma'am? No. So, ma'am? Nagagawa pa kasing umisin itong nakapink na to. Gigil na gigil. Tingnan niyo yung video, gigil na gigil na pagsuntok sa asawa. Sir, huwag ka namang gumising-isi. Pangit naman yan, sir. Ang kapal na mukha mo? Huwag ka namang gising-isi. Parang iniinsulto mo siya. Imbis na lalambot siya later on, malay mo, baka pagbigyan ka. Ang kapal na mukha. E di lalo mo siya pinainit, lalo kang hindi patatawarin. Madadamay itong lima mong kasama. Alam mo, pag kayo nakulong, itong nakapink sisihin nyo. Anong kulong sa'yo, nakapink ka? Oh. Anong binabalik-balikan mo sa van mo? Susuntok ka sa asawa ko, bubugbugin mo, babalik ka sa van. Pagbalik mo sa van, bubuksan mo ang van, sasara mo, babalik ka uli sa asawa ko. Alis anong kukunin mo? Anong wala mo kukunin? Naalis na kami. Gusto namin umalis. Talaga? Hindi ko alam paano spillingin yung mukha mo. Tingnan mo sila lahat. Ang kapal na mukha mo. Seryoso sila lahat. Oh. Malay mo, patatawarin ka nito. Pero dahil sa iyong pangising-ising, ngiting-ngising aso, eh, hindi ka patatawarin ito. Damay mga kasama mo. Huwag ka kasi ngising-ising. Nakakaloko ka eh. Tingnan mo, ka, galit na galit si Mrs. Oh. Hayop kayo. Nagmakaawa pa ako sa inyo. Sana nung nagmakaawa ako, pinayaan nyo na kaming umalis. Hinabol nyo pa ng suntok. Ngayon na nabawian yung isang yun, nagdagsaan kayo. Tapos itong matandang to, walang hiya to. Igagalang ka na sana. Umaawat ako sa inyo. Hindi una, ka umaawat, pati ako. Sinuntok mo ako nung nakita mong nagbibidyo ako.
Rafi. Maraming salamat po sa lahat po ng tulong ninyo sa pamilya ko, sir. Eto na po, sir. Nakapag-file na po kami sa tulong niyo po. Maraming salamat po.